But tell me where I am now. Am I almost there? Is that heaven's red glory I see? Is that Jesus I hear calling out my name? Is the door standing open? That door standing open? That door standing open for me? Pleasant Sabbath morning to all our CPH prayer warriors and also our online viewers. Welcome to our early Sabbath morning service. The sequence of our program is as follows. Welcome remarks by yours truly, Yonika Cano, and the introit is Holy, Holy, Holy. Invocations will be given by our speaker, Pastor Mar Leaño, and the scripture reading
will be led by Sister Vicky Alferez in Revelations 10:11. The pastoral prayer will be led by Sister Edna Montehermoso, and the music, our ministry in music, will be supplied by Sister Lilibeth Nakagawa. Sister Yoli Robles will give to us more information to our speaker this morning. The message is, O Lord, how long? And the closing prayer, it may be at morn, followed by the benediction of Pastor Marley Año and the anthem of assurance. We will sing together, We Have This Hope, followed by my closing remarks. But before we start our program this morning, let's meditate first on the Word of God, which is found in Psalms 105, 1 to 4 verses. O give thanks to the Lord, call upon His name, make known the deeds among the people. Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works, glory in His holy name. Let the words of those rejoice who seek the Lord. Seek the Lord of His strength. Seek the face evermore. Let us now prepare ourselves to meet our God. Oh,
O Lord, we'd like to worship Thee today. May You please send us the Spirit that we may be inspired in studying the Word. Thank You for hearing our prayers. In Christ's name, Amen. Revelation chapter 10 verse 11, "And he said to me, You must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan kayo sa lahat. Kayo ang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Kayo ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Sa umagang ito, Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Itinataas namin, Panginoon, ang aming papuri sa inyo, sapagkat napakabuti niyo sa bawat sa amin. Salamat sa pagpapagaling, salamat sa pagbibigay sa amin ng buhay at ng kalakasan. Upang sa sandaling ito, Panginoon, kami ay magpailan lang ng aming papuri at
pagdakila sa inyong banal na pangalan. Aming pong nilalapit ang aming Sabbath worship sa umagang ito. Nawa, Panginoon, kasihan kami ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang mangusap sa bawat sasaanin sa pamamagitan po ng inyong anak na sinugo upang maghatid ng inyong mensahe sa katauhan ni Pastor Marley Anyo. Kayo nawa ang magbibigay ng sapat na karunungan, kaalaman upang aming Panginoong tanggapin ang inyong pabalita sa umagang ito. Tulungan ang bawat sasaamin na maging malakas sa aming pananampalataya. Pagtitiwala sa inyo sapagkat tunay na Panginoon na napakabuti nyo. Dakila kayo, Panginoon. Sa oras na kami ay nanghihina, kami, Panginoon, na inyong binibigyan ng kalakasan upang magpatuloy kami manalig sa inyong mga pangako sa amin at maging handa sa inyong ikalawang pagdating. Pagpalain po ang buong maghapon ito ng Sabbath, nawa maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa langit higit sa lahat, Panginoon. Kami ay magkaroon ng kalakasan sa aming pananampalataya na magsisilbing liwanag sa aming kapwa. Salamat po sa ganitong pagkakataon na meron kaming grupo ng mga prayer warriors na umaasa sa inyo upang kami rin naman, Panginoon, ay makipaglingkod sa aming kapwa higit sa lahat sa mga nangangailangan. Kaya samahan kami sa buong maghapon na ito. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Darkness that rolled upon the hill, when the earth shook but God's own heart was still, as the spear pierced and blood and water spilt, we mourn. In the violence that drives us to our knees, in the silence and sorrows we all see, as we question the path your goodness leads, we cry, how long? We cry, how long? Oh, how long? As they things that you can do, as we wait for all death to be consumed, we mourn. We cry, how long? We cry, how long? Oh, how long?
Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Have mercy, Lord, have mercy on us. Magandang araw ng Sabado sa inyo, aking mga kapatid. Sa umagang ito, ako po ay naatasan upang magpakilala ng ating salita na siyang magbibigay ng tinapay ng buhay. Ito'y walang iba kundi si Pastor Marlianyo na nakilala ko nung siya'y kabataan at hindi pa po siya nakakasal sa kanyang nililigawang si Rose Importante. At masasabi ko na talagang nagpatuloy siya sa kanyang gawain para sa Panginoon dahil sa ngayon siya ay naglilingkod sa Palawan Mission. At siya po ay humahawak ng 10 churches under the Palawan District C. Makikita po natin na after po siya ay na-train dito sa 1,000 Missionaries Movement, ay siya po ay humawak ng mga kabataan upang sila po ay makapaglingkod sa Panginoon under the Angels with a Mission, isang NGO na ito po ay pinangungunahan ng ating mga kapatid na si Dina Importante at si Fritz, ang kanyang asawa. At masasabi ko rin na bago pa rin, siya rin ay talagang ang puso ay nasa healthy lifestyle. Kung kaya't sa pamamagitan ng Better Way Foundation, siya po ay nakatulong upang mag-promote ng healthy life at ginagamit ay 8 natural remedies. At masasabi ko po na talagang hindi tumigil ang ating tagapagsalita, no, na sa iba-ibang paraan ng paglilingkod at siya talaga ay isang firm believer of Christ at tinuturuan niya ang mga tao upang mas lalo pang makilala ang Savior. Alam ko na sa umagang ito ay marami tayong matututunan at tayo ay papagpalain sa pamamagitan ng kanyang mensahe sa atin. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa araw na ito ng Sabbath, isang napakalaking kagalakan ng ating mga puso na maari po tayong tipunin sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating virtual na pagkikita-kita upang maituon sa Kanya ang nag-iisang pagsamba na siya lamang ang nararapat, na siya lamang ang nag-iisang Diyos at siya lamang ang ating nilalapitan. Isang kagalakan din po na makapaglingkod sa inyo at maibahagi pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ang ating theme ay ating pong pinamagatang O Lord Jesus,
how long? Totoo na binasa natin ang nasa Apokalipsis Kapitulo 10, talatang 11 na nagsasabi na ganito, at sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ang mga salitang ito ay mga pangitain na ipinagkaloob ng Panginoon kay Saint John. Mga hula na may kinalaman sa hinaharap. Ngunit magandang itanong, kailan po ito, Panginoon? Sa katunayan, merong specific na concern ang revelation, kaya natin hinalaw doon yung ating tema sa pamamagitan ng tanong, sabagat dito sa Apokalipsis Kapitulo 6, talatang 10, ay binabanggit ang isang metaphor tungkol sa mga banal. At sila'y sumisigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipagigante ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Dito po, in symbol, ay sumisigaw ang dugo ng mga banal na pinaslang. These martyrs ay nagtatanong, O Lord Jesus, how long? How long will you judge? How long will you bring justice for us? When is your judgment? Tinatanong po nila. Napaka-inam po na ating pag-aralan ito through the framework of the Adventist, specifically as it relates to the last days. Ang tanong ng mga banal ay hanggang kailan, o Panginoon? Hanggang kailan mo ipagtutupad ang kahatulan? Kailan ka magpapasimula na humatol? Kailan matatapos ang paghahari ng kalikuan? Kailan mo hahatulan ang kasamaan? They are asking. They want to have hope in their hearts. They are seeking for answers. Alam po natin na binabanggit sa Apokalipsis 11, talatang 18, sinasabi na gagalit ang mga bansa, dumating ang iyong puot, ang panahon ng mga patay upang mahatulan. Binanggit ito sa verse 18, and if you go back to verse 15, sinabi rito, humihip ang ikapitong anghel. Kailan po ang pagdating ng panahon ng pasimula ng paghatol? During the seventh angel, when the first, the second, the third, the fourth, the fifth, and the sixth has sounded, the seventh angel will sound. They, John, tumitingin sa hinaharap. Kapag humihip ng ikapitong anghel, ay magpapasimula na ang paghatol. Ngunit nagpatuloy ang kanyang pangitain sa Apokalipsis 14, talatang 7, nakita niya roon ang malakas na, narinig niyang malakas na tinig na nagsasabi, matakot kasi sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So, ang wording ng Revelation 14:7 ay dumating. Hindi siya tumitingin sa hinaharap, kundi nakikita niyang ito ay dumating na at nagpapasimulang maganap. Kaya ang tanong ng mga banal, Panginoon, hanggang kailan? Ang sabi ng Apokalipsis 14:7,
dumating. Kailan po dumating? Sa panahon ng ikapitong anghel. Kung babalikan po natin ang Apokalipsis 9, ay naroon ang ikalimang anghel at ang ikaanim na anghel. Ito ang sinusundan ng ikapito. At ang ikapito, ang huling anghel. Excuse me, sir. Ang ikapitong anghel ay sumusunod sa ikalima, ikaanim at ikalima. Ang ikalima anghel, by studying and comparing it with history, ito ay naganap noong July 27, 1299. At matatapos yung limang buwan ng John ng Revelation 9 verse 5 sa July 27, 1449, exactly 5 months, 5 buwan. Doon din magpapasimula ang sixth angel. And the sixth angel is given sa verse 15. The sixth angel prophesies of an hour, a day, a month, and a year. This prophecy from July 27, 1449 will end on August 11, 1840, according to some scholarly study, but more so kay Josiah Litz na in-embrace ng Adventism. 391 years had passed and 15 days when the Turkish Empire had made an agreement through the Treaty of London dun sa apat na superpowers. At dahil dyan, nag-concede ang Muslim Empire sa ibang panig. At nakita natin ito na kaganapan, fulfillment ng Revelation 19 verse 5. When was that? August 11, 1840. Natupad na, naganap ang sixth angel. Sa makatwid, tumitingin tayo sa susunod na pangyayari at alam natin na ito yung ikapitong anghel. Babalikan natin ang Revelation 10 verse 11 at sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Bakit po nararapat manghulang muli? Sapagkat dumating na ang paghatol. Kanino mangangaral? Kanino manghuhula? Kanino iaaral ang hula ng banal na kasulatan, which means panghuhula, prophesying? Ito'y para sa mga bayan, mga bansa, mga wika at mga hari. Ang kagandahan po nito ay nag-harmonize yung sagot sa tanong ng Revelation 6 dito sa Revelation 10, 11 at 14 na pinapag-usapan ang kahatulan. Sa Revelation 14, dumating ang paghatol. Kailan po dumating? Sa ika-7, sapagkat binabanggit ng Revelation 11 verse 18 na pinasimulan ang panahon ng mga patay upang mga hatulan. Ang tanong, kailan po ito? Sa Revelation 10 verse 8, I mean, Revelation 11 verse 15, humihip ang ikapitong anghel. Ang ikapitong anghel ay naganap pagkatapos ng ika-anim. O nagpasimula ang ikapitong anghel pagkatapos na maganap ang ika-anim. Ang ikapito ay magpapasimula pagkatapos ng ika-anim. Kailan natapos ang ika-anim na paghihip ng anghel? August 11, 1840. So, years later, October 22, 1844, after the end of the 2300 days, comes the judgment. And so, the Lord said, kinakailangan kang manghulang muli.
to speak of prophecy. Daniel had read about the writings of the prophet, and so he spoke prophecy. 10 verse 8, ang sabi rito, sorry, verse 7, kundi sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit ng humihip, ay nagkaroon ng pag-aaral ang mga Advent believers, and they came to the point na darating ang judgment dito sa lupa, October 22, 1844. Of course, alam natin na inisip nilang judgment ay ang pagparito ng anak ng tao. Subalit, yan ay pagpapataw na ng kapurusahan o gantimpala. Kinakailangan muna ng investigasyon. Kaya ang tawag natin ay investigative judgment. Kaya sabi ng Panginoon, during the time of the seventh trumpet, ay may judgment, judgment is come. Ngunit sa kaganapan na ito, kinakailangang manghula, ipangaral ang hula sa maraming mga bayan, mga bansa, at mga wika, at mga hari. Revelation 10 verse 11. Meron po bang gift of prophecy sa nalabing iglesia? Meron po. And through that gift, we were guided na tama ang banal na kasulatan. Ang Biblia ay natutupad sa ating panahon, sabagat sa ating panahon ay umusbong ang kaloob ng propesiya in the person of Ellen G. White. Kaya ang sabi ng Panginoon, prophesy again. Manghula kayong muli. Yung tanong sa Revelation 6 verse 10, how long, O Lord Jesus, how long? Ang sabi ng Panginoon, during the time of the seventh trumpet, magaganap, may sasakotuparan ang hustisya para sa mga banal na pinaslang na ang kanilang dugo ay nangungusap sa altar, magaganap sa ikapitong trumpeta. Ito'y pinasimulan October 22, 1844. Those dates are equally important to study, but of course, wala tayo pong panahon ngayon. And what is that to me? Ano ito ngayon sa akin na dumating na pala ang investigative judgment? Alam din natin ang investigative judgment ay tinatawag na pre-advent judgment. Ito'y pag-iimbestiga bago dumating yung pangalawang pagparito ng anak ng tao. Sa Leviticus chapter 16, itong investigative judgment o pre-advent judgment ay tinatawag sa Hebreo na Yom Kippur, o sa English ay cleansing of the sanctuary. It's the cleansing of the sanctuary. When Daniel had known na may paparating na cleansing of the sanctuary, anong ginawa po ni Daniel? He prayed. When Noah had known na may paparating na judgment, yung pagbaha, what did he do? He prayed. When Isaiah, during his time, the people of God tolerated wickedness, they denied and rejected the warnings, the wooing of the Lord, Isaiah prayed. Jesus, during his time, one of the bitterest judgment na dumating ay nung siya ipinako sa krus, pinagpili ang mga tao to choose on whose side. And they said, crucify him, crucify him. Judgment came on their own blood because of their own choosing. But Jesus prayed. He prayed for them. What is that to me now? Well, judgment is taking place. What is expected of me during this time? Well, that I am sincerely, deeply, earnestly, and fervently praying. Anong ingredients ang dinadala ko habang ako'y nananalangin? Ang sabi ng Amos, Kapitulo 3, talatang
3, binabanggit niya, binabanggit ng propeta, ang ganito po, makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Tinatanong ng Panginoon sa propeta, maari bang lumakad ang dalawang magkasama kung hindi sila magkasundo? Hindi po. Kaya nga, sa mga mag-asawa, meron yung biro na, ikaw ay outside the kulambo. Hindi mo siya nakasamang matulog. Bakit? Kasi merong hindi pagkakasunduan. Makakalakad ba na magkasama ang Diyos at ang tao malibang sila'y magkasundo? Hindi po. Ang tao natatakot na sa harapan ng Diyos. Ang tao nagtago sa harapan ng Diyos. Ang tao nagtakip sa harapan ng Diyos. They cannot endure the presence of God. Nagtago si Adan at Eva. Bakit po? Sapagkat hindi sila nagkasundo. Hindi nakipagkasundo ang tao sa Diyos. Sinuway niya ang Panginoon. Ano ito sa akin? Well, in prayer, we discover how to agree with God. Sa panalangin, tinutuklas natin, Panginoon, paano ako makikipagkasundo sa inyo? Paano ako tatango? Paano ako papayag? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa makatwid, hindi niya maaring baguhin ang kanyang mga pananaw. Hindi maaring baguhin ang kanyang mga sinalita, ang kanyang mga ipinangako, ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang mga babala. Kung hindi siya magbago, sino ang kinakailangang magbago? Ako po. Ako ay kinakailangang tulungan ng Panginoon na baguhin. And in prayer, daily, I seek to agree with the Lord. I will agree with Him in my endeavor to be happy. I will agree with Him in my mind. I will agree with Him as to how I live. I will agree with Him as He look at politics. I will agree with Him on music. I will agree with Him on dealing with others. I will agree with Him that forgiveness is written in my heart. I will agree with Him in prayer. While praying, I will speak to Him, Lord, help me to agree with You. Tell me, Lord, explain to me, make it clear. Let me agree with You. You will now find your happiness in agreeing with the Lord. So, people of the book, people of prophecy, people that arose out of Revelation 10 verse 11, people who are asking, Lord Jesus, how long? These are the people who will want to agree with Jesus, to agree more, to deeply, sincerely, earnestly, and fervently pray, Lord, help me to agree with You. Beloved, on this Sabbath day, may we find ourselves again kneeling at the foot of the cross. Lord, help me to agree with You because I want to walk with Jesus. May the Lord bless each one of us as we continue to discover the beauty, the power, the loveliness, the holiness of a mind that is agreeing with the Lord, of a life that is agreeing with the Lord. May the Lord bless you. Shadow is breaking.
May the Father bless you. May the countenance of the Son be upon you. And may the Spirit give you peace. In Jesus' name, amen. Thank you very much, Pastor Mar, my inaanak, for your inspiring and timely message that you have shared for us, that we should wait patiently and remain faithfully till the Lord's coming. At this point, we would like to thank the participants that made this program wonderful for the Lord. We thank Sister Vicky for the program layout, for Sister Mary V, our video maker, for Sister Lilibet supplying our music. And also, thank you, Sister Edna and Sister Yoli, for your pastoral prayer and introduction of the speaker, respectively. So thank you very much. Tonight I would like to invite you for our evening worship, and we will be listening to a very encouraging message, How to Live Successfully. See you tonight. Happy Sabbath to all.